Hello mga kababayan, welcome to my new vlog. It's me again, Beansoul. So, kamusta po tayong lahat dyan? So, sana nasa mabuti tayong kalagayan until now. So, alam kong until now, marami mga kababayan natin na dito pa rin sa Pilipinas. Talagang kasi yung COVID talaga ngayon, mas lumalala sa ibang bansa. So, hindi talaga tayo makabalik sa ating mga employer. So, sana nasa mabuti tayong kalagayan kahit marami tayong pinagdadaanan dito sa Pilipinas. So, ngayong araw, iba-vlog ko ngayon is tungkol dito sa camp. So, itong video na ito, isi-iklian ko na lang. So, wala na akong marami sasabihin kasi baka mabash na naman tayo at andal-dal ko naman daw. So, eto, so ano ibig sabihin ng CAMP? So CAMP is COVID-19 Adjustment Measurement Program o tinatawag na CAMP. So yung CAMP na to ng DOLUY is meron na siyang CAMP 1 talaga last November, May 19, nagsimula siya. And then ngayon sa Bayanihan Act 2, so inaproba nila na magkaroon ng CAMP 2. So alam ko marami tayong mga kababayan na dito sa DOLUY ACAP is marami pa rin hindi nakakakuha ng tranche 1. So, at wala tayong balita sa DOLUY ACAP tranche 2. So, sana dito sa CAMP 2 mabigyan tayo kasi talagang stranded pa rin tayo talaga dito sa Pilipinas. So, ipapaliwanag ko dito kung sino-sino ba talaga yung pwedeng maka-abil na itong CAMP 2 na to. And then, sino-sino ba talaga yung mga hindi pwedeng maka-abil. So, ito, watch this guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply online. And then, sana maka approve tayo dito sa CAMP 2 na to na talagang kailangan talaga natin ngayon. Simulan natin mga kababayan. So una, sino-sino ba yung mga magiging benefits nitong CAMP 2? So una is yung mga private establishment na nag-close pansamantala. So yung mga displaced workers sa educational sector. So ito yung mga nasa school, so yung mga teacher. So displaced workers in the tourism sectors. And then yung pang-apat naman is temporarily laid off workers. So ito yung temporary laid off workers. So ikukonsideran na rin tayong mga OFW dito sa ano na ito. Kasi talagang wala silang maibigay na DOLUY ACAP 2. So sana naman makonsider tayo dito sa CAMP 2 na to. So ito naman yung mga hindi pwede na makapag-avail na itong CAMP 2. So kung ikaw ay nakakuha na ng DSWD Finance o tinatawag na DOF na Small Business Wages Subsidy o tinatawag na SBWS, so hindi ka na pwedeng makakuha nito. So kung ikaw nakakuha ka na ng SSS, unemployment benefits, so hindi ka na rin pwedeng makakuha nito kasi talagang ito yung nasa guidelines nila. So yung mga DSWD Expanded Enhancement Pantawid Pamilyang Pilipino Program, so kung ikaw isa ka sa mga 4-piece na program ng DSWD, so hindi ka na rin makakakuha nito. So kung ikaw is DSWD Assistant to Individual Crisis Situation, so may mga program sila na mayroong binibigay na ganyan, so hindi ka na rin pwede makakuha nito. O yung DA Cash Assistant for Rice Farmers. So itong limang binanggit ko na to is kung meron ka na nakuha nito, so I'm so sorry, hindi ka talaga pwede makakuha na itong CAMP 2 kasi talagang ito yung nasa guidelines talaga na nila. So, napakahirap talaga itong mga sitwasyon natin kasi may mga guidelines talaga sila. Alam ko marami mga kababayan natin na nag-apply na at nakakuha na ng SSS Unemployment Benefits, lalo-lalo na kami mga seaman. So, isa na rin ako nakakuha ng SSS Unemployment Benefits, but still, nag-apply pa rin ako dito. Baka sakaling maawa talaga sila. So, hinihintay ko na lang yung resulta for evaluation yung application ko. So marami pa rin tayong mga kababayan o mga kabarong seaman na talaga nag-apply pa rin ng CAMP 2 kahit nakakuha na kami ng mga SSS Unemployment Benefits tsaka DOLUY ACAP 1. So kung denied pa talaga, so alam na namin yun dahil nakakuha na kami ng SSS Unemployment Benefit. So sa mga kababayan natin na kahit yung DOLUY ACAP 1 hindi pa nakakuha at any DOLUY na assistant nila o DSWD SAP, so talaga, I think makakakuha dito. Kasi alam ko marami ako nabalitaan talaga na yung mga OFW sa mga affected area na mga ng Ulysses na bagyo. So kinukonsidere na nila once na malaman nila dun sa address mo, dun sa documents mo na dun ka naka-address sa mga naapektuhan ng bagyo. So talagang ikukonsidere nila yun. Kasi may mga nakausap na OFW o ibang workers din na talagang na-approve sila kasi talagang kinonsidera nila na talagang affected talaga kayo lalo-lalo sa mga bagyong nagdaan. So guys, panoorin nyo to. So ito ituturo ko sa inyo online kung paano mag-apply online. So ito lang, ang tips ko lang talaga is ilagay nyo lahat yung mga yung talagang right information dito. So ito, watch this guys. Baba, simulan na natin kung paano mag-apply online. So first, punta kayo sa Google Chrome nyo, sa browser. So i-type nyo lang is report.dole.gov.ph. So may lalabas dito sa baba na DOLUY
ERS. So, pindutin nyo lang siya. So, once pindutin nyo siya, pinindut nyo siya, so ito yung lalabas. So, apply for CAMP Financial Assistant. So, scroll mo lang siya, hindi may makikita ka ditong click here to apply. So, meron dito sa taas na track my application. So, pindutin mo lang siya pag nakapag-apply ka na kasi may bibigay sila na tracking number. So, pwede mo balikan dito at i-track mo yung application mo kung approved ba o denied. So, mag-a-apply ka pa lang. So, pindutin mo tong click here to apply. So, once pinindit mo yung click here to apply, may lalabas dito yung tatlong option. So, apply establishment, apply beneficiary under DOT, saka dito sa baba is displaced temporarily laid off workers. So, ito yung pipindutin mo. So, pindutin mo siya, click here to apply. So, once pinindut mo siya, ito na yung lalabas. So, yung full name mo, ilagay mo dito kung saan ka na nakatira. So, kung ikaw talaga apektado ka sa mga bagyong Ulysses, doon ka nakatira. So, malaking chance mo talaga ma-approve dito kasi kinukonsidera nila yon. So, region mo, province mo, municipality, select barangay. So, ayan, lalagay mo. So, yung tax identification number tsaka SSS number, kahit wag mo na siya ilagay. So, yung mobile number mo, email address mo, yung previous employer mo, address mo. So, ayan, lagay mo lang siya, yung salary mo. So, nga pala, pag salary pa mo pala is 40,000 and above, so wag ka na umasa. So, hindi talaga nilang kinukonsidera yung mga salary na malalaki talaga. So, yung preferred payment select mode mo. So, kung gusto mo through bank o remittance center, so pindutin mo lang siya. So, kung wala kang banko, so pindutin mo lang yung remittance center. So, ipapadala nila via Cebuano, Iloilo o Palawan Express. So ito, nga may nakalagay, have you received any of the following if you kindly check? So CAMP Bayanihan Act 1, the SBWS, SSI Unemployment Benefit, DSWD. So chikan mo na yung mga na-applyan mo diyan kasi kahit hindi mo chikan yan, madedetect pa rin nila yan na nakakuha ka na yan. So ako nag-apply ako, chinik ko na yung SS Unemployment Benefits. So sana ma-approve pero under evaluation pa rin ako. So, ito naman yung mga requirements na ilalagay mo, i-upload mo dito. So, yung clear photo mo ng government ID mo, issue mo. So, pwede yung passport mo. So, passport ko nilagay ko dyan. So, yung certification of employment mo, unemployment termination mo. So, ako nilagay ko dyan yung ginamit ko sa SSS unemployment benefits ko. So, tayo mga kababayan natin, mga Siemens din. So, alam ko meron na tayo mga certification of unemployment natin sa mga kanya-kanyang agency natin. So, kung ikaw OFW ka, so kung ano yung pinasa mo sa Dolly Acap 1, so, ayun yung nilagay mo dito. So, ayan. So, pindutin mo lang yung next. So, once pinindut mo na yung next at na-fill up mo na siya lahat, so, magsisend sila ng email sa'yo. So, nakalagay dyan yung tracking number mo. So, yung tracking number mo, pwede mo siyang i-track dito. So, dito sa track my application. So, everyday, pwede mo siya i-track kung denied ka ba o yung approved ka ba. So, kahit hindi mo naman siya i-track, mag-i-email naman sila kung denied ka. So, pag mag-i-email sila na approved ka, so ito marireceive mo na email na approved ka. Ayan. So, pag denied ka naman, so ito naman marireceive mo na email na denied ka. So, by the way, yung CAMP pala, pag na-approve ka, 5,000 ibibigay nila sa'yo. So, malaking bagay na rin yun sa ating mga kababayan natin. So, sana ma-approve tayo. So, yun lang guys. Yun lang mga kababayan. So, iniklian ko na so sana ma-approve tayo dito. So, kahit tayo mga OFW, medyo tagil tayo dito sa CAMP 2, pero sana i-considera tayo kasi talaga hanggang ngayon wala tayong trabaho. So, maraming salamat mga kababayan sa small na video na to. So, mag-ingat po tayong lahat. Bye! Mga kababayan, hanggang dito na lang. So, maraming salamat. So, sana mag-iingat po tayong lahat at alam kong malalampasan natin to lahat. So, kung ikaw bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe my channel para at least mag-update ka sa mga videos na i-upload ko. At syempre, kung may mga katanungan ka, please comment lang dito sa comment section sa baba para at least pag nabasa ko, ma-replyan ko kayo. So, maraming salamat at God bless everyone. Bye!